Kasi merong grupo na instead na lagyan ng tubig ay nilalagyan ng gasolina. Yes, na panelo. Alright, medyo challenging at very provoking ang sasabihin ni Pilosopong Mamay na ako ang best analogy sa kaso ni ano ni General Bantag, okay? Kasi nagtatrabaho ko sa crisis intervention. Yan ang hanap buhay ko. Anyway, ang sitwasyon ni General Bantag is very complex, okay? It doesn't matter kung siya ay mataas ang ego niya or antisocial siya. Ang nagsasuffer dito ay yung kanyang pamilya. Yun ang totoo niyan. Okay, so bibigyan ko kayo ng illustration at para madali niyong matumbok ang sinasabi ni Pilosopong Mamay. Okay? So basically, meron tayong yung ang ano namin sa crisis intervention, meron kang pyramid, okay? So yung pyramid, okay? So meron tayong pyramid. All right, so doon sa baba ng pyramid, andun muna yung ano eh, yung denial, okay? Tapos ang ano ba sunod doon? Denial, and then magkakaroon ka ng intimidation, and then magkakaroon ng crisis intervention, and then tapos dito ay release tension sa pababa na. Ando na sa stage na ngayon si General Bantag. Very desperate yung kanya mga move, okay? So nag-hysterical siya. Contradict na yung kanya mga sinasabi. You know? So meron yung consequences, okay? So yung mga plan, akala niya okay mga plan B niya, okay? At ang nakapasama pa dito ay may mga sulsol, okay? Yung katulad ng mga bata ng mga Duterte na sinapanelo, instead na buhusan ng tubig, ay binuhusan ng gasolina. Yun na yun eh. So, anyway, si General Bantag ngayon, nasa sitwasyon ngayon na bargaining, okay? So, ang masama dito, siyempre, magbibigay ka ng palit ulo. Kailangan mas malaki sa kanya. So, yun. Kaya gumaganda talaga tong issue ito. Sabi nga ng iba eh, para daw Netflix talaga. At totoo naman talaga na ano, nalulubog si General Bantag, okay? I think, huli na siya eh. Hindi niya ina-anticipate yung mga padating. Yun ang problema ng mga ano eh. Hindi ko masasabi ang diagnosis niya antisocial. Pero kung 10 na ang pinatay niya, nag-isa niya ng granada, at saka yung ego niya ay nag-outburst ng ganoon, ay, you know, nagkakaroon tayo ng hit na ano, okay? So, hindi ako authorized na sabihin siya na, ano, na gano'n ang kanyang diagnosis, pero meron tayong pattern na there's a sign na bakit siya umabot sa puntong gano'n, okay? Parang siya si Superman, parang ang tingin niya untouchable. Anyway, there's no free in this world. There's no guarantee in this world, that's for sure. Anyway, so, so ngayon, nakakatakot din niya sa parte ni Bantag at saka ni Zulueta, yung atang kanyang deputy, yung atang pangalan nun. Zulueta ba yun o ano? Zulueta. Anyway, pardon me for that. Di ko alam kung anong, basta yun natunog ng Zulueta, parang gano'n. So, delikado din sila dyan dahil yung mga associate nila ay maaring nga paranoid na rin. Anyway, so andito ngayon ako dito sa loob sa aking camper dahil ano eh, masyadong malamig sa labas. Oh, yeah. So nasa Big Bear tayo ngayon. Kaya ganito para tayo ano, parang suman balot na balot. Anyway, it's break my heart. Gawa nang once a week ay nakaka-receive ako ng mga ano, ng mga comment ng bakit hindi ka na nagba-vlog, hindi ka na namin nakikita. Kasi ano pala, pag ikaw pala ay nagba-vlog once a week and every 2 weeks ka nagba-vlog, ay hindi ka na i-recommend ng YouTube. Yung ano, kaya iilan lang ang manonood sa iyo. Ang plano ko sana, nag-share pa ako magba-vlog. Kaya lang, eh siyempre, nakakaya naman, pasulpot-sulpot ako, nagbablog pa rin, oo. Yung mga ano kasi, meron konti akong ano, followers na parang naging kapamilya ko na rin eh. Actually, wala akong mga kakilala dun eh. Puro mga stranger na tao yun na naging kaibigan ko na, naging kapamilya na. Most of them ay mga isko follower. At yung iba naman,
alam naman nila na neutral ako, na ano, kung ano lang ang issue, yung nagpapakatotoo lang tayo sa blog natin, sa akin nila yung ano ko, nare-recognize nila yung aking ginagawa. So, oh, teka, teka sa dalyan. Ha? Yeah, I'm doing my vlog here. Ha? Ha? Can you put this over there, Dad? Yeah, all right, okay. Yeah, okay. All right. All right, thank you so much. namalik kayo yung ano, namalik kayo yung pabrik ko. Okay, what did you buy? Huh? Groceries. Yeah, I'm peaceful here. Oh, what's that? Coffee? That's my Starbucks. Matcha. Oh, matcha? It's not, All it's right. already in I'll my take your house. matcha. Okay. All Okay. right. Now you work tired. So, are you gonna lock me in my cage? Oh, hold on, sandali lang, sandali lang po. Naputol. Sandali lang, sandali lang. Yeah, andito lang ako sa ano ko, sa camper ko dahil napakalamig doon sa labas eh. Ang ano ko, itong may meron kasi akong pick up, nilagyan ko ng ano ng camper. At least ano, pag mag yeah, ito na yung mga pang-fishing ko, ready to roll kahit saan ako abutin. Meron na akong kama dito, memory foam 'yan. Pwede ka na matulog dito. Yeah. At kompleto, may mga pa, yung mga gamit ko pang snow. Basta ano, meron ako mga bibigan. Okay, so yeah, yun lang ginagawa ko, walang magawa sa, ano lang ako eh, homeless. Kahit saan namutin, okay? Anyway, sa susunod na biyahe natin, pupunta tayo sa Kings Canyon, okay? Maganda doon, oh, mag-hiking tayo. Papakita ko sa inyo ang Kings Canyon. Anyway, banggitin ko na rin yung mga napunta natin. I will recommend na pumunta kayo sa Utah. I've been in New Orleans, Hawaii. Naikot ko na yung ano eh. Will niya ako, pati Quebec, pinupuntaan ko eh. Punta na tayo ng Alaska. Basta yung buong continent ng Amerika, nalibot na natin yan. Hanggang Mexico, hanggang... Ha? Oh, alis ba tayo? Okay. We gotta go. Okay, I'll see you on my next vlog. Okay, all right. Okay.